yung ito. Explain ko sa inyo kung anong pinagkaiba. Yung stock na detuner at saka yung manual. Yan, yan ang manual. Ang sabi kasi ng iba, na nakikita ko din, na nakakasira daw ang manual. Ikaw. Sa akin naman, i-explain ko sa inyo kung nakakasira ba o hindi. Kung goods ko gagamitin itong manual o yung standard. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, kakalasin muna natin yung pinagkaiba. Ito, kakalasin muna ito. Kasi hindi pwedeng magpalit ng tensioner pag hindi nakatiting. Kasi ang mangyayari, manual man o ma-standard yung stock na engineer, direto mo mangyayari yan. Itatimin mo lagi mula kasi hindi nyo pwedeng kalasin nyo na hindi nakatimin. Yan, yan ang timing yan. Baka kayo magtaka ha. Nakaiba ito kasi racing kasi ito, racing. Racing cam ito. Baka kayo magtanong kung bakit ganyan. Ano ba kasi nung timing na lang? Yan, naka-timing. Kung gusto mo magpalit, ganito kasi yan. Kasi tayo iba ng ano. Sabi kasi ng iba nakakasira daw ang manual. Ito nga, itong manual na ito, itong detuner. Ako naman, sa akin option ko, sa akin ano lang din, pagkakainindi, malayo, hindi yung totoo. Hindi nakakasira ang manual. Kung marunong ka, magkapit. Kasi ito kasing manual, ang problema nito, pag masikip kasi, mawawala ang hirap ang makina. Kaya may sekreto din ang pagkakabit nito. Kakabit ng manual. Manual tensioner na, ganito yan. Kung sakaling magkabit ka ng manual tensioner, ganito kasi yan, no? Kailangan may clearance siya. Ayan, no? Kailangan na usog to. Malambot lang siya. Kasi ipapalit mo to. Ganun din ang clearance, ganun din sa stock. Kaya kami nagbabase dito, kung magkakabit ka ng manual, kailangan may clearance din. Kung anong clearance ng standard na tensioner. Yung sinasabi ng iba ay nakakasira, hindi yung totoo. Sa akin, hindi yun. Hindi yung makakasira kasi ginagaya mo lang naman ng ano eh. Kaya lang mas, kung ako papili, mas the best itong manual kasi ito, hindi na ito nasisira. Kung luluwag mo siya, pwede mo siyang i-adjust. Ito kasi, pag lumuwag na ang spring nito, wala na. Automatic, magpapalit ka na. Yung sinasabi ng reset, wala din yun. Hindi yun magamit na ng reset lang para maayos. Hindi ako naniniwala dun. Wala din yun. Babalik at babalik din yun. Hindi ka tulad dito, na pwede mo i-adjust lang. Ito, tornilyo. Tama ba? Pakita mo. Ito, yan. Itong tornilyo na ito, luluwagan mo lang. Pwede mo siyang i-adjust para dito. Ito. Para dito. Kung luluwag man, gusto sakaling iingay. Ito kasi tensioner na standard.
pag lumuwag tong kadena, wala nang hindi na ma-adjust to. Kaya kung ako pa pipiliin, ay magkano to ngayon, ang original nito? Siguro na sa mga hindi pares-pares ang presyo, ano, sa kasa, mayroong 1-1, mayroong 900. Dito samantalang ito, 350 lang. Forever mo nang gamit, hindi na siya masisira. Kaya kailangan pa rin ng ganito. Na ay mas gusto ko pa ito kaysa dito. Kaya yung sinasabi nilang mga kasira, hindi yung totoo. Sinisiraan na sila nila. Kaya yun, ganyan lang pre. Basta kung magkakabit ka ng manual, ay kailangan may clearance pa rin. Tsaka kung magpapalit ka man, kailangan ilalagay mo rin sa timing. Kung magpapalit ka, gawa ng papalit kasi ang kampag sana sa timing. Mga tropa, yung mga sinasabi kong kayong matakot na ano, pangit ang manual, papalitan nyo na ng stock wag. Sa akin, hindi yung tunay. Depende lang yan sa pag-a-adjust nito. Kaya kailangan, yan o, patulad nito, manual, kailangan may adjust. Sana naman na ito yung matutunan sa akin.